value your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at bilib ng bagong generasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution, because this program is all about you. All about you. Every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Ang mga sentimiento at bilib ng bagong generasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution, because this program is all about you. All about you. Every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga kaibigan na nakatutok sa ating programa at mga nakatunghay sa kanilang mga telebisyon, tayo po ay sabayang napapanood sa Lucky 7 Channel 3 at sa official Facebook page ng Marinduque News Network at sa YouTube account. Sabayan din po tayong napapanood sa GR Catby Channel, sabayan naman po ng Santa Cruz at Torrijos. Kamusta mga kababayan? Tayo po ay andito sa programa kung saan kabataan ang bida. My name is Jana and this is Mark Olas, All About Youth. Panibagong usapin na naman ang ating gaganapin ngayong araw, kasabay nito ang panibagong panauhin. Ang ating panauhin ngayong araw ay isang third year college student sa Marinduque State College. Ayan, at siya po ay isang Buwak Municipal Scholar President. Walang iba kundi si Miss Lenny Francisco Nite. Hi Ma'am Lenny, kamusta ka po ngayong araw? Magandang araw po Ma'am Jana. Magandang araw din po sa ating mga manonood ngayon, sa ating pong mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan, congratulations po sa bilang Buwak Municipal Scholar President. Ano po? Would you mind to tell us po, lalo na po sa ating mga nanonood, ano ba yung meron sa likod ng pagiging Scholar President dito po sa lalo na po dito sa municipal ng Buwak po? So, again po, I'm Lenny Francisco Nite and proud scholar po ng bayan ng Buwak. So, ako po ay president, kasalukuyang president ng Buwak Municipal Scholars Association. So, nagkakaroon po kami ng president sa aming pong association para po mas maging organized yung aming pong association. So, every year po ay nagkakaroon po kami ng election for the new sets of municipal scholars officers. And this year ay ako po ang napili po nila na president. So, papaano nga po ba kami nagkakaroon ng president? Ngayon po sa amin pong asosasyon ay binubuo po kami ng 85 po na scholars. And during the election po, meron pong karapatan or meron pong magagawa po ang aming mga members para po maghalal ng mga presidents po na nais nila at ganun na rin po ang mga susunod na officers. And pagbobotohan po namin yun kung sino po ang may pinakamaraming boto at sa tingin nila ay nararapat na maging president ay siya pong tatanghali na president. At matapos po ang election ay magiging effective na po siyang president po ng Buwak Municipal Scholars Association.
Nabanggit niyo po kanina yung pagiging scholar at meron po kayo ng 85 scholar dito po sa Municipal ng Buac. Bilang para po sa ating mga kabataan, mga estudyante din na naghahangad maging isang scholar, paano nga po ba nagiging ganito, nagiging scholar yung bata o tayo po bilang estudyante? So after po ng academic year, pwede po silang pumunta sa may MSWDO po sa may tabi para po mag-apply at kumuha po ng form for scholarship. Nakalagay din po doon yung mga requirements na kailangan po nilang ipasa at kailangan lang po nila itong kumplituhin. Ilan po sa mga requirements na kailangan nila ay ang kanila pong grade from senior high school, yung result po ng kanilang exam sa MSC. Kasi ang host school lang po na tinatanggap ng scholarship po ng Bayan ng Buac ay MSC po. And then, kailangan din po nila ng good moral at saka yung mismong form po tungkol po sa kanilang personal information. Ganun po yung process at ipapatawag po ulit kayo kung kayo po ay napili at dadaan po kayo sa interview. So, ang pagiging scholar po ng Bayan ng Buac ay hindi lamang po talino at grado po ang tinitingnan sa amin. Ano, marami din pong mga factors na tinitingnan katulad po ng katayuan po namin sa buhay, yung aming pong engagement sa ating pong barangay, sa ating pong community bilang kabataan, at ganun na rin po sa pamumuhay namin at personalidad po. Yun po yung mga tinitingnan po para makapasa ka po bilang scholar po ng Bayan ng Buac. Malaking bagay po na naipaliwanag nyo po sa amin yung paano nga ba tumatanggap bilang scholar, kasi karamihan sa atin, lalo na sa mga kabataan na gustong maging scholar, is talagang minsan bumababa ang kumpiyansa sa sarili dahil po ang sinasabi nila, hindi sila matalino. Wala silang enough knowledge, baka hindi sila makapasa. And yung mga nabanggit nyo po na mga sumusunod, like mga estado sa buhay, is malaking bagay po, kasi dun pa lang po is mapapansin natin o maipahatid natin sa mga iba pang estudyante na hindi lang talino ang tinitignan sa pagiging scholar o paano tumanggap bilang scholar. Ayan po, so sa pagiging scholar president naman po, ano naman po yung mga responsibilities na inyo pong ginagawa or sino-shoulder bilang, yun nga po, scholar president? Bilang president po ng Buac Municipal Scholars, aminado po ako na hindi po ganun kadali. Ano, ang president po ang siyang tumatayong leader ng aming asosasyon, at tuwing pong may mga patawag na pagpupulong sa loob ay siya po yung nangunguna. Nagkakaroon po kami ng monthly meeting sa aming pong asosasyon. Bagamat po ay nalimitahan ng aming monthly meeting at hindi na po nasusunod na literal na buwan-buwan ay nagkakaroon kami ng pagpupulong dahil na rin po sa nakalipas na pandemic, ay hindi po nawawala ang aming pong pagpupulong para po makamusta po namin yung aming pong mga members, kung ano na po ang status nila sa school, tungkol po sa mga academic performance, at nagkakaroon din po kami ng mga pagpupulong para na rin po pag-usapan yung mga future activities and outreach program po ng aming asosasyon. Para po sa kaalaman ng lahat, ang aming pong asosasyon ay nagkakaroon din po ng iba't ibang outreach program kung saan namimili po kami ng mga possible na aming po mga beneficiaries para po matulungan po namin. Dahil ang Buac Municipal Association po ay itinatag para din po magbigay tulong or magbigay lingkod po sa ating bayan. Bilang pasasalamat po namin sa natanggap po naming scholarship mula po sa Bayan ng Buac, ay nagbibigay din po kami ng tulong sa mga kababayan din po natin na sa tingin po namin ay nangangailangan po. Pagdating naman po sa pondo po ng aming bayan, ay nakakatuwa pong isipin na ang ating pong mga Buac Municipal Scholars ay bukal po sa kanilang puso na magkaroon ng contribution. Diyan po yung papasok yung mga fines and fees po namin, kasi meron din po kami mga rules and regulations sa loob po ng association para maging isang disiplinadong scholar din po kami, at meron po kami mga contribution na inilalagak po namin sa mga outreach program po namin. At maliban po dito, tuwing may mga patawag po ang ating pong munisipyo or yung tourism office at saka MSWDO, ang president din po ang una nilang tinatawagan para po sumama sa kanilang pagpupulong
At pagkatapos po nito ay ipapaliwanag naman po ng president or which is ako po sa akin po mga members kung ano po yung napag-usapan nila. Parang sa madaling salita po, ako po yung kumakatawan sa buong Buwak Municipal Scholars Association at nag-raise po ng mga concerns and nag-propose po ng mga activities na sa tingin po namin ay kailangan po ng mga kapwa po namin kabataan dito po sa bayan ng Buwak. Grabe yung laki ng responsibility, no, bilang scholar president. So, hindi lang basta scholar ka na nabanggit nyo po kanina, no. Tumutulong din kayo or outreach program. So, sa ano din na yon, sa way na yon, mapapansin namin na talagang may puso rin kayo para din mabisita o makita yung kalagayan ng iba, na which is dun din po kayo kumukuha ng mga possible na maaring yung isama sa inyong association or bilang isa sa mga magiging scholar. So, sa kabila po ng mga, ng ganong kalaking responsibility, Ma'am Lenny, paano nyo po nakakaya yun? Naku, Ma'am Jana, sa totoo lang po, maliban po sa pagiging president ng Buwak Municipal Scholars, ay meron din po akong ibang hawak na organization and association po sa loob naman po ng campus sa MSC po. Pero, tama po yung sinasabi nila na kapag mahal mo or gusto mo po yung ginagawa mo, walang mahirap at saka kailangan lang talaga ng time management. Kasi napansin ko na pag sunod-sunod yung mga schedules ko, minsan makakaramdam ka ng paano, ano yung uunahin ko, baka hindi ko makaya to kasi ang dami namang ginagawa. Pero at the end of the day, pag naiisip ko na ginusto ko to kasi masaya ako dito, yun yung gusto ko talagang gawin. Kasi madami mga opportunities noon nung high school ako and elementary na hindi ko nagawa dahil na rin sa Tagaduyay ako, malayo ako sa bayan. Pero nung nabigyan ako ng pagkakataon nitong kolehiyo na ako, talagang ginrab ko na yung opportunity kasi malaking bagay na rin to para sa pag-develop ng sarili ko. Ayan. Sa kabila naman po ng pagiging scholar president niyo, ano po ba yung kwento sa likod nito? Sino ka po ba before? And paano ka po, bago ka po napunta sa ganitong posisyon at hanggang sa naging college student ka na po? Ayan, sa mga nakakilala po sa akin sa Barangay Duyay, noong elementary pa lamang po ay masasabi ko po na active na po talaga ako pagdating po sa paaralan sa mga paligsahan. Pag may mga performance po ang school, ayan, hindi po nawawala yung pangalan ko sa mga ganyan po. At nagpapasalamat din po ako sa akin po mga guro dahil sila po talaga yung naniwala sa akin at humubog na kaya ko pala itong gawin. Ako din po yung tipo ng kabataan na tumutulong din po sa aming barangay kapag kailangan po. Pero masasabi ko po na mas naging engaged po ako, mas naging exposed po ako sa mga gawain, sa mga pag-volunteer noong naging member na po ako ng Buwak Municipal Scholars. Medyo wala naman pong pinagbago sa personality ko, sa mga ginagawa ko po sa buhay, pero mas nabigyan lang po ako ng pagkakataon ngayon na makasama po sa iba't ibang programa at mga aktibidad po natin dito po sa bayan po natin ng Buwak. So ano po, doon po sa pagiging active, ayan, sa mga pagsali, sa mga iba't ibang aktibidad, lalo na sa mga school. So ano po ba yung maaring maitulong nito sa atin bilang individual, bilang estudyante? Kasi meron sa atin na mga kabataan, no, talagang nahihiya pa kasi sila na kahit gustuhin nilang sumali sa gantong activity, andun yung hiya na baka hindi nila kaya. So, para sa'yo, ano po ba yung maitulong sa kanila noon, no, pagiging active individual, kahit sa loob lang po ng paaralan? Sa loob po ng paaralan, hindi po natin may iwasan na matakot or magduda po sa kakayahan natin. Pero isipin natin na kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman kung kakayanin natin. Huwag po tayo mag-isip ng mga negatibong bagay na hindi mo kaya, hindi ako magaling sa ganito, baka mapahiya lang ako. Isipin mo lagi na kung kaya nila, mas kaya ko. Mas maniwala at magtiwala sa sarili na kakayanin mo ang isang bagay. Kasi hindi ka rin naman po pababayaan ng ating mga guro
sa pag-abot ng iyong mga gusto, sa pag-enhance, sa pag-develop ng mga kakayahan mo. Kasi kapag na-expose ka sa mga itong gawain, sinubukan mong sumali sa mga itong paligsahan or lumabas sa iyong comfort zone, makikita mo na mas tumataas yung confidence mo, mas tumataas yung tiwala mo, at mas nabibigyan ka ng pagkakataon na makilahok sa iba't ibang tao. Yun po yung masaya, yung hindi ka lang po basta nakatulong sa iyong sarili para mapaganda yung skills mo, para ma-enhance, pero yung makakilala ka po ng iba't ibang tao sa iba't ibang lugar na pinupuntahan mo, ang saya po sa pakiramdam nun, kasi kahit pagkatapos ng activities, nagiging kaibigan mo rin po sila. Ayan. Paano po ba yung nag-udyok sa inyo or yung naging inspirasyon nyo o motivasyon nyo para maging isang katulad mo, parang kasi bihira sa atin o parang bilang lang sa atin talaga yung ganyan ka-active. Even halatang halata sa iyo, ma'am, na talagang napaka-active mong tao. Ayan, napaka-active mong estudyante. So, ano ba yung nag-udyok sa iyo? Ano yung nag-inspirasyon mo para sa mga bagay na to? Para maggawin mo to yung mga bagay na ginagawa mo before and sa kasalukuyan. Unang-una po, sila po talaga yung naging inspiration ko po, yung mga magulang ko po. Yung mama ko po, yung papa ko po ngayon nasa Duye, maging yung mga kapatid ko po at mga kamag-anak ko po na naniniwala sa akin na every time po na meron akong sinasalihan, talagang nandun po yung suporta nila. Kahit yung mga kababayan ko po, mga kabarangay ko po sa Duye, parang mas nauuna pa po silang matuwa, mas parang mas excited pa po sila tuwing may lalakaran ako pong paligsahan. Kaya isa din po sila sa mga naging inspirasyon ko. Maliban po dito ay yung naging inspirasyon ko din po yung mga tao po na kinikilala ko, yung sana ganun din ako, kasi hindi naman po maiiwas na may mga idol tayo pagdating dito sa mga gantong larangan po, laro na sa school. At isa nga po si Mr. William Marinduque po, sa isa din pong idol ko, kasi nung high school po kami ay same school lang po kami ng pinasukan, at nung nakita ko po din yung engagement niya, yung mga larangan po na nakukuha niya sa school, sabi ko, kung kaya ni Opa William, kaya ko rin. At sana maging inspirasyon din ako sa iba, kasi naging inspirasyon ko siya. Kaya I'm sure na meron din akong meron ding tao na naniniwala at naging inspired dahil po sa akin. Talagang tiwala lang sarili, di ba po, Ma'am Lenny? Ayan. Yes, tiwala lang. So, nabasa ko din po konting research about po sa inyo. Isa ka din po sa mga sumasali sa aktibidad tuwing Holy Week. Ayan, bilang tour guide. Ano po ba yung ano pong ibig niyo pong sabihin nun bilang tour guide tuwing Holy Week? Ayan, so para naging tradisyon na po ng Buwak Municipal Scholars Association po na maging bahagi po ng gawain po ng Tourism Office. So tinatap po kami ng Tourism Office under po ni Ma'am Jingjing Lotto tuwing Holy Week po. Parang na binibigyan po nila kami ng seminars and trainings, kasi hindi naman po kami mga tourism students po ng MSC para alam na po yung gagawin. Iba't ibang course po kami, kaya naman kailangan po namin ng mga trainings, and every Holy Week, one week straight po yun. Nagkakaroon lang po kami ng scheduling kasi meron din po mga gawain ng ating po mga scholars pagdating po sa kanilang mga school activities. Pero as president po, kalimitan po ay straight one week nandun po kami para mag-assist. Ang ginagawa po namin sa tourism office bilang tour guide ay unang-una po ay ang pagre-rehistro po ng mga muryo ng Bayan ng Buwak. So, pagkatapos po nito ay tumatanggap po kami ng mga bisita from Manila, yung mga turista po natin, and sobrang natutuwa po kami kapag nakikita po kami ng mga foreigner or mga tourist po from other nationalities. And ang ating po mga scholars naman po ay ready at na-train naman po sila para sa mga ganitong tour guiding activity. Ayan. Mahilig ka din daw po umaten sa iba't ibang uri ng mga seminars. Katulad po nung GAD. At balita ko po ay isa ka po dun sa nag-champion sa in-debate. Tama po ba? Maaari niyo po bang ikwento yung ano po yung naging karanasan nyo? Paano po naging champion, di ba?
Ayan po, yung sa 2022 Provincial God Summit po, ayan, isa po ako sa naimbitahan na pumunta doon. Meron po silang Facebook page din po kung saan nag-aenganyo po sila ng mga kabataang tulad ko na lumahok po sa kanilang mga activities, at isa po ako doon sa naging participants po nila. So, nung unang araw po, nagkaroon po kami ng mga pagpapaliwanag, mga seminars, mga explanations about the topic. And then, yung last part po namin, nagkaroon po kami doon ng debate. So, ginrupo po kami, iba't ibang municipality po yung kasama ko doon. At isa po ako doon sa napili ng aking po mga kagrupo na mag-represent po sa kanila. Noong una po ay natatakot talaga ako kasi baka hindi ko kayanin din kasi hindi naman po kilala ko lahat yung nandun. Pero nag-enjoy lang po talaga ako. Tapos nagulat na rin po ako na naging maganda yung performance namin as a group. And nagpapasalamat din ako kay Sir Dran Rev po kasi naging matagumpay po yung aming activity noon. At yun nga po, tinanghal po nila ako na best debater and speaker. Hanggang ngayon nga po, hindi pa rin po ako makapaniwala na nakuha ko po yung ganung awards. At nagpapasalamat po ako sa kanila po. Kitang-kita naman kayo, Mleni. Napakagaling niya talagang magsalita. So, siguro kahit hindi natin napanood o na tunghayan yung kanyang performance nung panahong siya ay nag-debate o nung taon na ito, November, tama po ba, last year? Ayan, is ngayon pa lang nakikita natin how good she is pagdating po sa pagsasalita. Ayan, talagang panglaban. Ayan, balikan ko lang po, nung kabataan nyo, nung elementary kayo until high school, na consistent honor student po kayo. Ayan, paano nyo po na-maintain yung ganung, 'di ba? Parang hirap i-maintain ang pagiging consistent honor student. Ma'am Jana, ang pagiging consistent honor student ko naman po ay hindi po madali, sa totoo lang. Pero ako po as a student, hindi naman po ako yung talagang estudyante na tutok sa pag-aaral, yung hindi na lumalabas ng bahay para mag-aral. Naranasan ko din naman pong maging estudyante, yung tama lang po, yung nakakalaog-laog pa rin naman po ako. Pero kapag meron po talaga akong gustong matutunan, andun po yung kagustuhan ko na matuto, yun po yung ginagawa ko. Minsan nga sinasabi ko po sa mga kaibigan ko na I don't study, I just love learning. Ayan, yun po yung naging parang quote ko na rin sa buhay na hindi ko kailangan isub-sub yung sarili ko sa pagbabasa ng libro, pero yung kagustuhan mo na matuto, kapag gusto mo talagang matutunan yung isang bagay, aaralin at aaralin mo yun. At dahil dun sa kagustuhan ko na yun at sa kahiligan ko na rin pong pagbasa, ay nagiging maganda po yung performance ko sa school. At saka, natutuwa din po kasi ako sa klase kapag nakakasagot po ako, kapag maganda po yung performance ko. Kaya naman, ginagawa ko po yung makakaya ko para po maging maganda po yung performance ko sa klase. At isa na rin po sa dahilan ay gusto ko pong umakyat po yung mga magulang ko sa stage. So every graduation po, looking forward po ako na si Mama po at si Papa ay umattend at umakyat po sa stage kasama ko. Grabe, grabe yung sana kami din is rooting para makita din namin sana yung itong yung moment kasama yung magulang mo sa taas ng stage. Ayan. So maliban dun sa ayun nga malaking tulong talaga at isa talaga sa naging inspirasyon natin is yung magulang natin. So ano po ba yung kung pwede nyo naman pong ikwento, ano po ba yung buhay nyo or naging buhay nyo paano yung pamumuhay ninyo, especially nung bata ka pa. Kasi napaka-decidido mo, ma'am. Talaga, parang grabe yung, maski ako talagang mapapasaludo sa taglay mong ganyan bilang consistent honor, talagang magaling pa sa mga sa public speaking. Ayan, active individual, hindi lang basta sa organization kundi sa marami pang bagay. Ma'am Jana, makwento ko lang po. Sa pamilya po namin, dati po ay nakatira kami dati sa kabilang ilog. So kailangan pa po naming tumawid ng ilog para po makapasok po ako nung elementary. And nagpapasalamat po ako na lumipat po kami kasi mas naging active po ako sa mga
sinasalihan ko po. Ano, sa pamilya naman po namin, wala po akong problema. Masaya po yung pamilya namin. Andiyan po yung mga kapatid ko. Ang sumunod po sa akin ay high school, no. Sabi nga po nila, akala nila mama at papa, hindi na po ako masusundan kasi ang tagal daw po na magkaanak sila kasunod ko po. Ano, pero pagdating po sa samahan namin, maganda po. Meron po kaming open communication sa bahay. Since nag-board na po ako dito sa Buwak, every time po na nauwi ako sa bahay ay hindi po yun mawawala yung kwentuhan po namin. Tuwing pagkatapos po namin kumain, nagtatanong po si Papa, nagkakwento po ako ng mga inagawa ko dito at may pagmamalaki ko po na close po kami sa pamilya namin. And regarding po dun sa mga sinalihan ko pong activities, isa po dun sa hindi ko talaga malilimutan ay yung pumunta po yung district superintendent po ng Buwak sa bahay noon. Way back 2014 kasi kinausap po si Papa kasi may sinalihan po ako noon sa journalism kung saan po kailangan pong tumawid ng dagat kasi ang event po noon ay sa Tagaytay. Dun sa regional schools press conference po ay hindi po ako noon agad pinayagan ni Papa dahil natatakot po sila na baka mapahamak po ako or kung ano pong mangyari sa akin doon kasi malayo na po ako sa kanila. Pero pasalamat po ako kasi nandun pa rin po yung suporta nila at ganun na rin po yung mga kabarangay ko doon sa amin. Talagang pinush nila na sige, payagan mo yung anak mo kasi minsan lang yan, payagan mo na siya kasi sobrang galing kasi minsan lang may makapasok sa atin. And natutuwa po ako na sa kabila po ng paghihirap po namin, sa kabila po ng pagpupursige po kasama po nung mga coaches ko ay nanalo po ako nun sa Tagaytay, nung sa Regional Schools Press Conference po. Hindi ko na po matandaan kung pangalawa po or pangatlo yon, kaya nabigyan po ako ng pagkakataon na makarating po ng National Schools Press Conference po sa Olongapo City noong April 8 po 2014. So, yun po yung pinaka-highlight po nung elementary ko kasi thank God kasi bago po matapos yung elementary days ko ay nabigyan naman po ako ng chance na makaabot po doon at sobra-sobra pong experience yung nakuha ko at nagtuloy-tuloy na lang po siya noong nag-high school ako. Sa mga nakakakilala po sa akin, sa akin po mga guro na naging humawak po sa akin ay masasabi po nila na talagang naging bahagi po ako ng kanilang mga activities at isa po ako sa mga estudyante nila na talaga pong may pagmamalaki po naman nila. Napakasarap makinig sa kwento mo, Ma'am Lenny. At sobrang nakaka-inspire sa kabila ng, ayun nga, sabi mo, tumatawid ka pa o nasa kabilang ilog pa yung inyong bahay dati, diba? Grabe yung struggle na araw-araw kailangan mo yung gawin, kailangan mo yung malampasan para lang makapasok sa eskwela. Knowing na, ano ka pa ha, consistent honor student. So, hindi mo makitaan na naka-apekto siya. When it comes in academically, hindi ka naman po ba nalilate that time? Sa totoo po niyan, ma'am, ako naman po ay may service noong high school na po ako kasi nung high school po talaga ako nakaranas ng pagsubok po pagdating po sa pagpasok po sa school. Although po meron po akong service, may mga pagkakataon po na naglalakad po ako kasama po ng tropa ko, ng mga kaibigan ko po. At isa po talaga sa problema namin, hindi lang po ako, isa din po sa problema sa aming pong barangay, lalo-lalo na po yung mga estudyante po ng Barangay Duyay na pumapasok po sa Tapuyan National High School ay yung ilog po namin. Kasi every time po na malakas yung ulan, kapag bumaha po ay hindi na po kami makakapasok sa school kasi yun lang po yung way para po makatawid kami at makadaan papunta po sa aming paaralan. Dahil kung iikot pa po kami dito sa Barangay Tugos, sobrang layo na po yung tatahaki namin. And isa po talaga sa parang worst experience po namin noong ang ganda po nung pag-aaral po namin sa school. So okay naman po, maganda po yung weather. Pero nung pag-uwi po namin nung pinauwi na po kami ng mga teachers namin kasi medyo nagasimula na pong bumagsak yung ulan, pagdating po namin dun sa ilog, sobrang laki po talaga nung baha. As in, dun pa lang po sa gilid, pag tinry po namin tumawid, ay hanggang bewang na po namin. At makikita po namin yung mga magulang namin sa kabilang panig po nung ilog na kumakaway at sinasabihan po kami na bumalik na lang kayo kasi hindi po kaya. Yung po yung mga
pagkakataon po na lahat po kaming estudyante ng Duyay na napasok po sa Tapuya National High School, hindi po talaga kami naka-uwi. Talagang bumalik po kami sa school at sobrang thankful po kami na pinayagan po kami ng aming principal noon, si Mr. Dino. Mr. Dino po, ano na pumunta po kami sa school at gamitin po namin yun. Kaso po ay yung iba po mga seniors namin noon ay umalis din po ng school kasi natatakot daw po sila. Kaya thankful po kami sa Barangay Tapuyan kasi ang dami pong nag-welcome sa amin na mga bahay na Ning, dito na lang kayo tumuloy, wag na kayong umuwi kasi delikado. Kaya thankful din po kami sa Barangay Tapuyan. Yan, sa kabila talaga ng mga ano no, mga yan, struggles yan kung tawagin bilang estudyante, talagang lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaanan bago natin makamit yung isang kahit maliit lang na bagay, imasabi na natin tagumpay. And ayun, kaya din siguro isa ka din sa naging volunteer individual and participate in environmental and educational activities. So, ano po ba yung ano na yon? Ano po yung organization po ba yon? Ano po, ganun po ay pag may mga invitations po sa amin from other organizations, since nakikipag-collaborate din naman po kami sa ibang organization inside the campus of the Marinduque State College or kahit yung mga organization po sa labas po ng school, ay kami po naman ay sumusuporta at isa rin po ako dun sa mga sumasama sa kanila. Halimbawa po ay clean up drive, pagtatanim ng mga puno, ganyan, sumasama po tayo dyan. And doon naman po pagdating sa educational assistance po at saka volunteer na ginagawa po namin, parang nung maalala ko lang po noong Brigada Eskwela sa Duyay Elementary School, ano po, naimbitahan po tayo or nag-request po ang principal po ng Duyay na si Ma'am Arline Mayo po, ano na, kung maaari po ay yung mga Buwak Municipal Scholars po natin, kahit yung mga taga-Duyay lang po na scholars ay makapunta po sa school para magbigay po ng assistance. Ano, at pinaunlakan po agad namin ito dahil isa rin naman po ako sa mga kabataan or estudyante po na gustong-gusto pong magturo sa mga bata. Nung naimbitahan po kami doon ni Ma'am, kami po ay nagturo, katuwang po nila kami sa pagtuturo po sa mga bata. Nandyan po yung pagpapabasa sa mga bata, pagturo po ng mga letters, numbers, at iba pa pong aralin nila. Doon po sa mga activities po na ganyan, actually sobrang dami na, at ang kung iisa-isahin natin, talaga ang dami mong aktibidad na talagang kasali ka at talaga nagbo-volunteer ka. Bilang isang estudyante at third year college student, paano mo po siya napapagsabay? Ayan, nung ano po namin, provincial God Summit po namin, ano, isa po si Miss Lori Uy po sa na-invite, and humingi po ako sa kanya ng payo when it comes to time management kasi sa dami ko rin po mga activities na ginagawa, parang nabanggit ko po sa kanya na, Ma'am, maaari mo po ba akong bigyan ng mga tips kung paano ko po mamanage yung time ko, kasi minsan aminado naman po ako na nahihirapan po talaga ako minsan, lalo na po pag nagsabay-sabay po yung mga academic works ko po, yung mga school activities ko po, ay nahihirapan po ako. Pero kapag nag-manage naman po ako, nilagay ko po kung ano yung mga dapat kong i-priority, ano po yung mga activities na mauuna, at saka isang advantage po ay kapag may mga gawain sa school, lalong-lalo na po yung halimbawa mga thesis, mga research, mga written works, ginagawa ko na po siya ahead of time. Parang sa utak ko po, sa isip ko po ay nagacraft na po ako ng mga ilalagay ko habang nagaturo po yung teacher, para at the end of the lesson po, madali na po sa akin para magawa ito. Kasi alam ko naman po na hindi pwedeng patagalin ko yung activity kasi meron pa akong pupuntahan. Hindi pwedeng, hindi, sasunod na muna ito kasi may activity pa ako, ma-attend pa ako ng meeting sa munisipyo. So, hindi ko po pwede siyang gawin. Kaya, ginagawa ko po ay tinitingnan ko po kung alin yung mas mahalaga, yung kailangan ko pong i-priority. At kapag na-determine ko na po ito, yun po yung uunahin kong gawin at magsusunod-sunod na rin po ito. Ayan, pasok na pasok po yung sinabi ninyo na time management. Ayan, saglit lang po nating puputulin ang ating pag-uusap at muli po kaming magbabalik sa pagkalipas lang po ng ilang minuto. Kabataan, ikaw ang bida as we
We value your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimiento at bilib ng bagong generasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution, because this program is all about you. All about you. Every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Okay, let's begin. So last 2019, ang saya natin. Marami tayong natutunan, nakilala, napanood, mga exhibits na nasubukan, at marami pang iba. Saya natin, no? Nang biglang virtual lang daw muna. Pero magbabalik kami face to face, changing lives through science. The 2023 Mimaropa Regional Science and Technology Week. Alam mo ba kung bakit ang Mortar C Vitamin C ay tinuguri ang Wonder Worker? Kasi ang Vitamin C ay tinuguri ang the mother of all vitamins. Ito ay ginapapaluban ng 300 metabolikong proseso sa loob ng ating katawan. Gaya ng ilang mga sumusunod: mabisang pangontra sa physical at mental stress, nagpapalakas ng antioxidant, good blood circulation, nagbibigay ng collagen, at tinatanggal din ng Mortar C ang bad cholesterol. Isang kapsula lang ang kailangan. Protektahan ang katawan. Mag-Mortar C! Ama! Mortar C! Vitamin C! The most powerful vitamin C! Tayo na ha, sa M. Nulier, ang tulay ng Pilipino. Matutupad ang hangarin mo sa tulay ng Pilipino. Malayo ang gusto mong marating, mga pangarap na gustong abutin. Sa iyong landas, wala nang hahadlang, basta't may tutulay sa bawat mong hakbang. Tayo na ha, sa El Lulier, ang tulay ng Pilipino. Matutupad ang hangarin mo sa tulay ng Pilipino. Ito ang tulay ng iyong pangarap, ang tulay ng pag-asa, ang tulay sa paghinhawa ng pamilya mo. Tayo na ha, sa El Lulier, ang tulay ng Pilipino.
Madaling lapitan, lahat na uunawaan. Ube ng Bayan, Tito Jojo Leva. Makinig tayo, si Ube ay nandito. Bokal ng Bayan, siya ay naaasahan. Engineer Leva, sa konseho siya ang bida. Madaling lapitan at nakakaunawa. Ang kabataan at ang kalusugan, prioridad dito ng Ube ng Bayan. Sa kasipagan at kanyang kabaitan, hello kay Ube, tara mag-usap tayo. Sa teleradyo, si Ube ay nandito. Sa teleradyo, siya'y maririnig nyo. Boses ng masa, ang pakikinggan niya. Bokal ng Bayan, si Tito Jojo Leva. Family are always on the go. Good thing I can access the LMS kahit naka-phone lang ako. I can do my schoolwork anywhere, anytime. Wow! Lahat ng learning materials at resources na kailangan ko ay nandito na. Hindi na ako mahihirapan sa schoolworks ko. Grabe! FNB LMS is indeed user-friendly. Ben, bagal na naman ang wifi. Buti na lang, ma-access ko pa rin yung mga sinave kong learning resources sa LMS kahit kung walang internet. O diba? San ka pa? Ang galing talaga ng LMS ni FNB. Zoom meeting in LMS? Great! I can participate both in my synchronous class and finish my tasks para naman sa asynchronous classes ko in just one platform. Grabe! All na talaga ang LMS ni FNB. We love LMS. For more information, please call 0923-1853-240 or 0906-560-36560. FNB, Easy Learning Management System.
Be ready to learn at the comfort of your home with FNB Easy Learning Management System. Do you dream of going abroad? Study, work, and migrate. Explore your options and achieve your dreams. Join us this coming April 29 at Maranca Center for Interactive Learning, Iatug Paok Marindog, for a free career orientation. See you there, Marindogenos! As we value your opinion, aming pakikinggan ang mga sentimyento at bilib ng bagong generasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution because this program is all about you. All about you. Every Saturday, 1 PM, only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Tayo po ay muli nagbabalik dito sa ating programa kung saan kabataan ang bida. This is Jana and this is Mark Olas, All About Youth. Atin lang po nating isingit ang IRISE and Advocate for Marinduque Province or IRAMP, ang atin pong organisasyon, at abangan ang ating susunod pa na aktibidad. Ayan, shout out po sa ating President, ayan, and kana Kuya JR, Kuya JC Bombales, Ate Analeya, ayan, at sa mga bumubuo pa ng IRISE and Advocate for Marinduque Province. Ayan, shout out po sa inyong lahat. And shout out din po sa ating mga manonood sa ating stream ngayong araw, kay Ma'am Rachel Perhis Real, ayan, kay Ma'am Blessie Rector Retardo at Ma'am Ayla Marie Robles. Ayan, syempre, i-shoutout din natin yung aking butihing ina na talagang patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Ayan, sa aking pamilya, sa aking, actually, sa mga klasiko, Sheena, Santina, Angel, Clarice, Regine, at sa buong BSTM 3B fam. Ayan, mamaya, tatakilot natin yan. And balik na po tayo sa ating pag-uusapan kasama po ang ating panauhin na si Ma'am Lenny Nite. And ngayon po, alam po natin na lahat po tayo ay dumaan sa panahon, may pinagdaanan din, iba-iba lang po yung mga naging challenge sa atin nung panahon po ng COVID-19 pandemic. And bilang po sa inyo, Ma'am Lenny Nite, ano po ba yung naging challenging, ano po yung na-challenge sa inyo ng pandemic, lalo na po at siyempre po, bawal po yun na talagang wala po munang face-to-face, talagang online po talagang in-implement para maiwasan po yung pag-spread po ng virus. During the online classes po, ano, since sa Duyay po ay wala pong signal, hindi lang naman po ako yung nahihirapan, kundi marami po kami mga estudyante po from Duyay na nahirapan po nung online class. So, mahirap na nga po yung kaisipan na hindi po kami pumapasok sa school. Nakadagdag pa po ng problema sa amin yung internet connection po namin kasi sobrang hina po talaga. Ano, marami po tayong patunay, hindi lamang po mga estudyante, kundi yung mga kababayan ko po sa Duyay nakatira doon po. Ano, so noong pandemic po, since online lang po kami at mahirap yung signal, ang ginagawa ko po para maka-attend pa rin po sa mga classes ko ay ang unang-una po ay pagpunta po sa bundok or mas mataas na part. So meron po kami dong parang kubo na yung mga tropa po natin dyan, yung mga amin pong mga kalalakihan ay gumawa po ng kubo para po meron po kaming masilungan
tuwing naulan po or masama yung panahon, meron na po talaga kaming parang online class spot doon sa taas, doon sa bundok po. At doon po kami nagahiwa-hiwalay lang po or naghahanap ng pwesto para naman po hindi po kami magkalituhan, kasi may mga kasama din po ako doon at naririnig ko din po yung mga lessons nila. So, para hindi lang po kami magka-problema kung saan makikinig, medyo malayo din po yung pwesto namin. So, aside po sa pag-akyat po sa bundok, isa po talaga sa ginagawa ko po ay ang pagpunta po sa ibang barangay pa para po lang makasagap ng internet connection. Since taga-Duyay po ako, ang pinakamalapit po na barangay na mapupuntahan ko ay ang Barangay Tapuyan. So nagpapasalamat po ako sa Barangay Tapuyan, lalong-lalo na po sa pamilya Saludo, kay Natchalalin po at Chu Garcia, at sa kanila pong pamilya na talagang buong puso po akong tinanggap sa kanilang bahay. Every time po na hindi po ako nakakauwi sa bahay noong mga panahon na nag-aaral po ako sa school dahil sa baha, yung bahay po nila yung tumanggap sa akin. Tinuring ko na rin po silang pangalawang pamilya ko po at talagang minahal na rin po nila ako doon. And doon nga po ako sa kanila nag-online class, kasi kumpara po sa Duyay ay mas maganda naman po yung connection doon po sa Barangay Tapuyan. Siguro blessing in disguise na rin po na wala po kaming connection, kasi doon ko po napatunayan na pag gusto mo po talagang mag-aral, kung gusto mo pong maka-attend ng mga classes mo, kahit online pa yan, kung gusto mo pong makapagtapos ng pag-aaral, kailangan mo pong gumawa ng paraan. Hindi pwedeng lagi nating idadahilan sa mga kapwa ko po estudyante na nakikinig po ano, kasi ako din po is parang nararamdaman ko na din po yung hirap din po ng mga teachers po natin. So noong pandemic, hindi lang naman po tayong estudyante yung nahirapan. Yung mga teachers din po natin, pare-parehas lang po naging challenge para sa atin yung pandemic. So sana ay bago tayo magsabi na walang internet, hindi ako makakapunta, ang hirap mag-comply ng mga activities, paano na to, yung parang nawawalan ka na ng pag-asa, kasi may mga kakilala ako na napilitang tumigil kasi hindi sila maka-adapt, hindi nila kayang masurvive yung online class noon. So sa isip ko naman, bakit ako nagagawa ko namang makasurvive? Bakit ako nagagawan ko ng paraan? So sana, yung mga kapwa ko din po estudyante, ginagawan muna ng paraan bago mo masabi nila na hindi ko kaya or titigil na ako. Bakit ka po titigil kung maraming paraan? Sabi nga nila, kung gusto ay maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Kaya naman kailangan humanap lang tayo ng paraan para po malampasan natin kung ano yung pinagdadaanan natin. Hindi po problema kung walang gadget, kung kulang sa kung walang cellphone sa online class, walang laptop para makapag-type ng mga activities. Naranasan ko rin naman po 'yan. Nung high school po ako, hindi naman po kami mayaman para magkaroon po ako ng sariling laptop para po gumawa ng mga activities ko. Kailangan mo lang po maging resourceful. Kailangan mo pong, andyan po marami po tayong kaklase, kaibigan, or kahit ang mga teachers po natin at school, nagpapahiram po sila ng mga gamit at pwede nyo po silang lapitan. At kung internet connection naman po ang problema, pwede po tayong pumunta sa ibang lugar. Pwede po tayong humanap. Alam naman po natin na mahina na yung internet connection. Bakit mananatili pa tayo doon? Kung alam natin na mahina na or nahihirapan tayo, pwede naman po tayong lumipat sa iba at humanap ng lugar kung saan mas magiging madali para sa atin. Ganito po yun, alam nating mahirap na yung sitwasyon, huwag na tayong gumawa ng paraan or mag-isip na sa tingin natin ay mas mahihirapan pa tayo. Kung alam mong mahirap na, gumawa ka ng paraan para matulungan mo yung sarili mo. Kasi at the end of the day, ikaw lang din yung makakatulong sa sarili mo para malampasan mo yung mga pinagdadaanan mo. Hanggang sa ngayon po ba, ma'am, talagang mahina talaga yung internet connection sa inyo pong barangay? Masasabi ko po na kahit nagkaroon na po kami ng mga pisonet po sa barangay namin, ay mahina pa rin po yung signal. Yung pisonet po na yun ay parang naka-line pa rin po siya sa ibang barangay kasi wala po talagang internet sa amin. Pero meron po kasi mga part sa Duyay na talagang totally walang signal. Meron pong part na mahina talaga. Parang ilan parts lang po sa Duyay yung masasabi kong pwedeng puntahan para magkaroon ng signal. Masasabi ko po ito kasi dun po sa may Duyay Elementary School,
Dati po ah, kasi ngayon po nawawala na rin po yung signal eh. Tuwing gabi po, matutuwa ka po na hindi lang po ako yung estudyante na nandun. Parang around 6 PM hanggang 9 or 10 PM, may mga estudyante pa rin po doon or mga taga-Duyay na nagatipon-tipon po doon sa isang lugar na yon kasi nandun po yung internet connection. Kaya masasabi ko po na mahirap po talaga. And sa Barangay Duyay, ay isa ka rin daw po sa na talagang in-appoint nila bilang treasurer ng Sangguniang Kabataan. Tama po ba? Yes po, Ma'am Jana. Ako po naman noon ay hindi po humangad or hindi naman po ako noon kasama talaga sa Sangguniang Kabataan po ng barangay namin. So noong parang hindi ko po alam kung ano naging dahilan, ano parang hindi na po available yung treasurer noon. Tapos parang naging nag-recommend po yung barangay namin at saka yung mga sa Sangguniang Kabataan namin na bakit hindi daw po ako yung kunin nila or italaga. So, nung nilapit po sa akin yun ng aming SK chairman at saka nung mga iba pa po niyang kasamahan, ay tinanggap po naman po yung offer nila na maging treasurer po. Ano? So, ngayon po ay inatulungan ko po siya dun sa pag-process po ng mga papers. Although nasa dito na po ako sa Buwak, sa boarding house, ay kapag kailangan naman po niya ako ay nauwi po ako ng Duyay. So, hindi naman po hindi ka naman po nahirapan dun sa pagtanggap na yan. Kasi, di ba po, sa dami po ng mga responsibility niyo na rin, as you know, shoulder, then may additional ulit. So, wala naman pong ganong nangyari. Ay, hindi naman po, Ma'am Jana. Kasi parang, parang nasanay na rin po ako sa pag-transact or sa pag-process po ng mga papers simula na naging member po ako ng Buwak Municipal Scholars Association. Nasanay na rin po akong pabalik-balik sa mga opisina. Nasanay na rin po akong mag-process po ng mga papers dyan sa munisipyo po. Parang naging madali na rin po sa akin kasi parang alam ko na po yung gagawin. Meron na po akong idea kung paano gagawin to, kung paano susulatin ito. At meron naman po tayong mga tao na handa rin pong tumulong para gabayan din po ako. Isa ka rin po sa naging tutor and teacher aide sa barangay sa elementary school ng Duyay. So, paano nangyari? I mean, dun sa pagiging talagang finocus mo pa rin yung barangay Duyay, no? Parang shinare mo pa rin yung knowledge mo, yung mga natutunan mo sa mga bata din kasi elementary school. Ito ba ay until now is ginagawa mo pa rin po? Bali po ma'am, ayun po ay yung bago po pala ako magsabi, salamat po kay Ma'am Arlene Mayo po. Ano kasi siya po yung nag-invite po sa akin every time po na kailangan po ng school na mga katulad ko pong tutor or mga nais po mag-volunteer para po magbigay ng assistant po sa kanilang mga teachers para po sa pagtuturo po dun sa mga bata. Bali po nung high school ako, doon po ako nag-OJT po sa Barangay Duyay, sa Duyay Elementary School. Tapos nagustuhan ko po yung pakiramdam na nandun po ako sa harapan, nagaturo po ako doon sa mga bata, nakikinig sila. Tapos yung dating Ate Lenny po yung tawag nila sa akin. Minsan may natawag po sa akin na ma'am. Ganyan, parang ang sarap po sa pakiramdam. Kaya nung inimbitahan ako ni ma'am ay ginawa ko po yung aking makakaya para makapagbigay po ng tulong sa kanila. At hindi lang naman po ako yung pumunta doon. Ano, sinama ko po yung mga scholar din po ng Barangay Duyay, sina Clarence po. Ayan, kasama ko din po sila sa pagturo po doon sa amin pong mga bata doon sa elementary. At regarding naman po doon sa pag-tutor ko, ano po, yun po yung parang naging gawain ko po or sideline. Sideline ko po nung pandemic. So since online class lang po kami, naisip ko pong gamitin po yung ilang oras ko po na wala akong klase para magkaroon naman po ng income. Bali, meron pong pamilya na kumuha sa akin para mag-tutor po dun sa anak nila. And yung kinikita ko po doon sa pag-tutor ko ay ginagamit ko po para sa pagpa-load ko po. Para hindi naman po hingi po ako kay na mama at papa ng pampa-load. At saka ginagamit ko rin po siya sa mga bayarin ko po sa school. Halimbawa, may project po kami. Although wala pong binabayaran sa school, yung pagkailangan po sa gantong project na kailangan kong bumili ng mga materials, meron po akong pera na nakukuha. Kaya isang nagpapasalamat po talaga ako kasi meron pong naniwala sa akin na turuan yung anak nila. At ano na rin po, wala naman po naging problema kasi para nagkasundo po kami na mag-tutor lang po ako right after my class. So kapag meron pa akong online class,
bibigyan ko lang po muna siya ng gawain or may papasagutan po ako. And then kapag natapos na po siya, saka ako naman po ipapaliwanag dun sa bata na ganito. At maliban po dun sa pagtuturo ko, since nasa barangay Tapuyan po yung bata, bago po ako umuwi ng Duyay noon, nagaluto po muna kami. Meron po kami dong mga kasama po ako naga-online class dun sa Kubo. And then nagaluto po kami ng merienda, and then bago po kami umuwi ay nagabenta po kami kasi pandagdag na rin po sa amin pong mga ang kailangan pong panggastos. So meron po kaming sarili naming income, so nagapasalamat po ako sa kanila kasi kami po ay sama-samang nag-attenda po ng merienda dun sa barangay Tapuyan lang naman po. Tapos yung kinikita po namin dun ay iniipon po muna namin, and then kapag medyo malaki na po dun po namin babahagihin para po magamit po namin kung may kailangan po kaming bilhin. So yung naging strategy nyo para makatulong din sa parents ninyo and sa sarili ninyo, yung talagang nagbenta kayo and yung pag-tutor mo. So, yung pagbebenta, kung di ako nagkakamali, is parang ano kayo doon, may kasama ka. So, para isa kayong grupo, then kapag kinita yun, talagang kayo na ang bahala maghati-hati. Apo, ganun po Ma'am Jana. Pinangalanan pa nga po naming Dreamer yung grupo po namin. Yung Dreamer po na yun, binubuo po ni Roxanne, ni Shirina po, at saka ni Rachel. So, apat po kami doon. And then, naisipan nila na ay may time po kasi na maaga po kami, mga hanggang alas 3, tapos na po yung klase namin. Naisip namin na, ay bakit kaya hindi tayo magbenta? Bakit kaya, total wala naman tayong nagawa. Tapos parang nakatuwaan lang po namin nung una, tapos nung nakita namin na naging click naman po, na bibenta po yung mga tinitinda naming merienda, nagugustuhan po. At meron pa nga po minsan na nagaano na, po ba't hindi na kayo nagtinda ngayon, nahanap namin kayo. Kasi minsan po, syempre pag hectic po yung schedule sa school, hindi po kami nakakalako. Pero pag maluwag naman yung schedule, ayan na, nagalakad po kami, naikot po kami sa Tapuyan, kapag naubos na po, tsaka lang po ako uuwi. Ganon din po yung mga kasama ko. Ayan, buti naman po hindi ninyo, hindi kayo nahihiya. Kasi, di ba, bilang babae, katulad ko talagang, andun talaga may percentage sa pagkatao ko na pagiging mahihiyain, kahit nasabihin na madaldal, ganyan. Andun talaga yung pagiging mahihiyain. And knowing naman po, and pagpakinig ko po sa kwento ninyo na magluluto pa kayo, tapos maglalakad kayo para magbenta. Parang paano nyo po na-overcome yung ganong sitwasyon? Bali, gaya po ng sabi ko, Ma'am Jana, parang wala naman po kaming naging problema. Parang ang challenge lang po talaga doon ay kung maabot po namin yung oras, kasi medyo kapag late na po kami nakapaglako, syempre, nakapagmerienda na po yung ibang tao. So, minsan nahihirapan din po kaming maubos yung paninda namin. Pero, kapag gusto po talaga ay magagawa po ng paraan. Bali, nagkaroon po kami ng assignment. Ayan, parang sa school lang, may tuka-tuka po kami. Halimbawa, yung isa po sa amin ay bahala na pong magsama-sama po ng mga ingredients. Meron naman pong nakatuka sa pagbabalot po. May nakatuka po sa pagluluto para mabilis din po yung production namin. And then, right after po namin makapagluto, magaligpit na po kami ng gamit. Diretso na po agad kami. Mag-aikot po agad kami. And nakakatuwa po na hindi po talaga nakakahiya. Promise. Hindi ka po mahihiya kasi nakikita mo po yung mga tao na bumibili sa'yo na natutuwa po sila na ganyan pa nga po sila na, ano nagawa nyo? Kala ko may klase kayo, nagatinda kayo, ganyan. Na ganyan po yung mga tao. At hindi kundi po yung nakaka-offend po sa amin. Mas natutuwa pa po kami kasi na-appreciate po nila yung ginagawa po namin. Ayan. Grabe no. Alam mo dun sa mga kwento mo, parang grabe. Grabe yung di ko alam kung paano ko ma-explain na yung mga pinagdaan mo, sobrang nakaka-inspire. And for sure, ganun din yung nararamdaman ng ating mga nanonood ngayong araw, lalo na sa ating stream. At lalo na karamihan is para sa mga kabataan na may ganto pala, possible pala na marating na natin tong gantong tagumpay kapag talaga nagsumikap ka. And Ma'am Lenny, ito pong mga pinagdaanan mo since childhood ka, despite all of these challenges and struggles, ano po yung naitulong nito para sa kasalukuyan nyo? At katulad po niya, naging scholar president po kayo. Aside from that, madami pa rin po kayong mga naging champion sa debate, best speaker, sa lahat po ng tagumpay. Paano po nakatulong yung mga pinagdaanan nyo na yun?
Ma'am Jana, sobrang laki po nang naitulong nun kasi mas lalo po akong naniwala at lalo't higit nagtiwala po sa sarili ko na kahit may mga pagsubok pong dumating, na kahit po ano po yung iba to sa akin, na makakaya ko po siya kasi yung mga napagdaanan ko nga po, kung babalikan ko, nakaya ko. Yun pa kayang may mga bagong darating, parang iisipin ko na lang na nandito na ako, na-survive ko nga yung ganong pagsubok. So, hindi na rin sa akin, hindi na rin ako mawawala ng pag-asa na kakayanin at kakayanin ko yung mga susunod. At iisipin ko rin lang na ito ay para sa aking kinabukasan, para sa aking pamilya, at para sa lahat ng taong naniniwala sa akin. Ayan. So, paano mo, ma'am, nasiset yung ano mo, yung mind mo na talagang ganito, paano ka nakakapag-focus? Kasi, diba, hindi naman normal talaga yung minsan talagang kahit gusto natin na magkaroon ng time management, may darating na biglaan na may gugulo sa ano po, pag-focus natin. Ikaw po, ma'am, paano mo, ma'am, na-maintain or nasiset yung mind mo na ganun dapat ang gawin? Siyempre, tama po kayo, ma'am Jana. Ano, may mga pagkakataon din po talaga na parang bagsak po ako, yung parang yung antamlay ko lang po sa buong araw, yung naranasan ko din naman po na malungkot, umiyak kasi na-disappoint sa sarili, naranasan ko din po na manghinayang. Pero kapag po pala sinet mo na sa isip mo na pagsubok lang yan, na darating din yung araw na ibibigay niya yung para sa'yo. Yung maniniwala lang ako na hindi darating sa akin yung ganito pinagdadaanan ko kung sa tingin ni Papa Jesus ay hindi para sa akin at hindi ko kaya. At nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan ko. Yung mga tunay kong kaibigan, kahit yung mga kaklase ko na nagpapalakas ng loob ko. Kasi minsan, pag hindi ko na naiiwasan or parang sobra-sobra na yung nararamdaman ko, talagang naiyak din ako sa kanila, talagang nagalabas din ako sa kanila ng pinagdaraanan ko. Pero pag naririnig ko na sinasabi nila na, ikaw pa ba, di ba, Lenny, ano ba, di ba, ganyan. So, parang nalakas ulit po yung loob ko. Tsaka, lagi ko pong inagawa, nabalik po ako dun sa reason ko kung bakit po gusto kong lumaban, kung bakit po gusto ko pong magpatuloy po para kasi maabot ko po yung mga pangarap ko. And napakalaking tulong po talaga yung kahit nasabihin natin sarili natin, hindi ko kailangan ng cheer nyo, hindi ko kailangan ng pagbati nyo or pagpalakpak nyo, kaya ko to. Talagang pag narinig naman natin yun, talagang sarap sa pakiramdam. Doon talaga lalong yun nga, babalik, tama po kayo doon, babalikan po natin yung reason natin bakit natin to ginagawa yung bagay na to. And ma'am, sa pagiging Buwak Municipal Scholar President, talagang yun nga po, bilang sa nasa posisyon ka po niyan, paano naman po ito nakatulong sa inyo, lalo na po sa pamilya nyo? Ayan, ang pagiging Buwak Municipal Scholars ko po ay nagbukas po sa akin na maraming oportunidad. Unang-una po ay sa financial assistance po kasi kung wala po akong scholar, syempre mahirap din po para sa pamilya ko, lalo po pag may mga immediate na mga expenses po sa school or sa mga ginagawa ko pong mga lakad. So, dahil po may scholarship ako, parang kung may kailangan po ako, may natatakbuhan po ako or meron po akong nakukuha po na pera para po pantustos po sa pangangailangan ko. And aside from that, yung experience po talaga na binigay sa akin ng pagiging scholar ko po ng Bayan ng Buwak, ayun po talaga yung sobrang ipinagpapasalamat ko kasi sobrang nakatulong po yun sa pag-develop at pag-enhance po, hindi lamang po ng personality ko, kundi pati na rin po yung kakayahan ko, yung skills. For example po, sa tour guiding, syempre kailangan nating humarap sa ating mga bisita. Syempre, hindi lang po yan mga Pilipino, may iba't ibang nationality po yan. So, as a BAEL students po, na-practice ko din po yung ang paggamit po ng English language. Na-practice ko po doon yung pagkakaroon ng effective communication. So, malaking bagay po yun kasi nagiging dahilan din po yun para mas maging maayos po yung performance ko sa school kasi naging experience ko po yung pagiging scholar ko po. Aside from that, yung mga pag-process nga po ng mga papers, para ngayon pa lang po kung sa trabaho, di ba, kailangan po natin gawin yan, mapapagdaanan po natin yan. And thankful po ako na meron na po akong knowledge and background po about po dito. Yan. So yung pagiging scholar president po is nagbukas
talaga sa napakadami pang magagandang opportunities para sa iyo, ma'am. And ano naman po yung masasabi ninyo sa mga yan, nagnais po mag-scholar, sa mga kabataan po, sa mga mag-aaral na yun nga po bilang katulad po ninyo na may katulad yan, same situation na nahihirapan din sa pag-aaral. Minsan mapapaisip na huminto, pero dapat paano nyo po mabibigyan sila ng inspirasyon at motibasyon na magpatuloy lang? Sa mga kapwa ko po kabataan, lalo higit sa mga kapwa ko po estudyante, ano po, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi ang pagiging scholar naman po or ang pagtanggap ng isang scholarship po, hindi lamang po talino ang basihan. Ano, marahil po ang iba sa inyo ay natatakot or nangangamba na, ay wag na lang ako mag-apply kasi hindi naman ako matatanggap dito, hindi naman mataas yung grade ko. So wag po kayong matakot. Sabi ko nga po, subukan po muna ninyo kasi wala pong mawawala kung susubukan ninyo. And higit sa lahat, hindi lang naman po isa ang nagabigay po ng scholarship. So kung sisipagan lang po natin, ang dami pong nag-a-offer ng scholarship. Ano, hindi lang po dito sa Bayan ng Buwak. Andyan po yung sa DOST, sa CHED po at marami pa pong iba. And gaya po nun sa aming association, ang pagiging scholar po ng Bayan ng Buwak ay hindi lamang po talino. Ano, kaya ko po ine-emphasize or pinauulit-ulit po na hindi lamang po talino ang basihan para po ma-encourage yung ating po mga kapwa ko estudyante na sa tingin nila ay hindi sila makakapasa dahil hindi maganda yung grado nila. Tandaan po natin, ano, hindi lamang po talino ang kailangan, andyan din po yung kagustuhan mo talaga na makapasok kasi meron po tayong interview at sa interview po, malalaman po dito yung inyong character, yung engagement po sa community, yung inyong pong status sa buhay, at yun po yung mga bagay din na tinitingnan para po makapasok kayo sa scholarship. Sabi nga ni po sa amin, ano, sa aming association, ang scholar po ng Bayan ng Buwak ay may sipag at talino. Hindi lamang po talino, kundi kailangan rin po natin ng sipag. Ayan. Bago naman po ako magpulot of the day, ano, ikaw Ma'am Lenny, baka may gusto ka pa pong i-shout out, pasalamatan, at may gusto ka pa pong sabihin sa ating mga manonood o sa mga gusto mo pong batiin. Ayan Ma'am Jana, nako, sobrang dami po nagpapa-shoutout sa atin. Ano, baka po magtampo yung iba. So, shoutout po sa Duye Elementary School baseball team. So, nag-champion po sila nito pong nakaraan na provincial palarong panlalawigan 2023. Nag-champion po ang ating baseball team. So, congratulations. I'm sure na proud yung parents nyo and mga coaches ninyo. Shoutout din po sa family ko, kay na mama at papa, Nite and Hermosa family, sa mga pinsan ko po at kamag-anak dyan. To my second family po, sa Ludo family, kay na Chalalencio Garcia sa kanya pong pamilya. Of course, sa Barangay Duyay and Tapuyan. Kay la Tita Donna po, kay Tita Lolita, Tito Arlan po na nanonood ngayon from Australia. Kay na Tita Tess po from Mindoro, kay na Tita Connie, kay na Tita Doray, kay na Tita Gina, Kuya Albert. Sa mga pinsan ko po, kay na Riza, kay na Nico, Tito Rico, Tita Chona. Sa Duya Elementary School po at sa akin po mga teachers na tumulong po sa paghubog po ng aking kakayahan. Kay na Ma'am Arline, kay na Ma'am Cherry, Sir Ricky, Ma'am Densi. Sa Tapuya National High School teachers po, kay Sir Oliver, Sir Jameson, Sir Jera. Kay Ma'am Cheryl, Ma'am Arlene, Ma'am Grace, Ma'am Berlin, Ma'am Jason. At sa Marinduque State College ko po na teachers, kay na Ma'am Lansion, Ma'am Sulina, Ma'am Luna, Ma'am Christina, kay Dean Largado po, kay Sir Randy, kay Dr. Susan, kay Ma'am Anna. And of course, sa English Society Family, Artso Family, BAELS 3A and BAELS 3B. Sa Every Nation Campus, Tourism Office, kay na Ma'am Jingjing Lotto. Sa MSWDO po, kay na Ma'am Hazel. Sa Scholarship Board po, sa ating po kagalang-galang na Mayor, Mayor Army Carion, Consihal Makoy. Sa Scholarship Focal ko po, kay Ma'am Krisha po at kay Sir Cesar. To my friends po, sa KTF, Madeline, Bea, Nika, Rafi, Soto, Renmark, Roderick, Angel. Kay Mami Reg, Gilbert, and Gistoni. Sa Dreamer po, yung nabanggit ko kanina, Shirina, Rachel, and Roxanne. Sa boarding house ko po na mga kasama, Vincent, Cherilyn, Jenny, Boss Gladys, and Blessy na nanonood din po ngayon. Sa group 5 po, si Jericho Vianca. And of course, sa president po ng BAELS 3A na nagpapa-shoutout kay Ryan Constantino. Sa childhood friend ko po and best friend, Marjaline. And Roxanne, saludo po sa kanya pong ate, Ate Lian, and to her family. Kay Sir Christopher Ola Olympia po.
Bali may subject po ako ngayon kay Sir, pero nagpaalam po ako. Thank you Sir, kasi pinayagan mo po ako dito ngayon. Sir Olympia, Sir Chris, thank you po. Subject po namin siya sa language and law. And to his sister, Ate Marie, Beth Ola Olympia, happy birthday po. And sa GSIS main office, sa tropa natin dyan sa Duyay, kay na Judo dyan, kay na Junel, hello, shout out sa inyo. Of course, sa mga scholars po natin ng Bayan ng Buwak, hello po sa inyong lahat. And sa lahat po ng mga hindi ko nabate, sa ating pong lahat ng nanonood ngayon, sa ating pong mga kababayan, hello po sa inyong lahat, magandang araw po. Ayan, and a special shout out to Paul Adrian Villanueva for passing Civil Engineering Licensure Examinator from Proud Mama Maricel Tan Villanueva. Congratulations po, Sir Paul Adrian Villanueva. Ayan, and for my pulot of the day, ayan, sobrang, at alam ko yung mga manonood din natin, ay marami ding natutunan sa ating pag-uusap ngayong araw. Dahil ako man po ay kahit gusto kong magsalita, napakadami, talaga pong ang hirap isa-isahin. Ang masabi ko lang po talaga is, yan, bilang estudyante, talagang walang mahirap kapag talaga gusto mong matupad yung pangarap mo. Ayan, nabanggit kanina yung mga struggles and challenges natin sa buhay bilang anak, bilang estudyante, bilang isang individual. Hindi yun magiging hadlang at hindi dapat natin tignan bilang isang hadlang para lang hindi natin makamit yung tagumpay na nais natin. And ayun nga, sa ikaw naman, kung kagustuhan mo talaga na mapagtagumpayan yung bagay na pinapangarap mo, walang imposible. Ayan, gaya po ng sinabi ni ma'am, kapag gusto, maraming paraan. Ayan, kapag ayaw, madaming dahilan. And yun lang po masabi ko, laban lang tayo sa buhay. Normal po na madami tayong problema dumating. Normal na madaming challenges na dumating sa ating even sa kasalukuyan. Laban lang po tayo at patuloy po tayong mangarap. Ayan. And again, maraming salamat po sa pag-subaybay sa ating programa. This is Jana Loslos, and this is the program kung saan kabataan ang bida. Again, this is Mark Olas, All About Youth. Kabataan, ikaw ang bida as we value your opinion. Aming pakikinggan ang mga sentimyento at bilid ng bagong generasyon. Anything na trending, kasama sa diskusyon. Share your thoughts and be part of the solution, because this program is all about you. All About You, every Saturday, 1 p.m. only here at Marinduque News, Lucky 7, Channel 3.